po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patulad po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ngayong araw na to ay continuation to ng mga naunang laboratory natin sa electrical. Ang title natin ngayon ay 3 bulbs control by single pole switch. Tatlong ilaw, isang switch, pero ang connection ay series parallel connection. Although walang ganito sa totoong buhay, ang gusto ko lang iparating sa inyo ay pag nasundan nyo yung gagawin nating diagram at hanggang sa actual, ay medyo nagiging alerto tayo sa connection. Mahalaga kasi sa isang electrician ang salitang series at ang salitang parallel. Pero this time, series saka parallel ang pagsasamahin natin. Ready na ba kayo? I-lecture na natin. Ito na yung circuit natin, yung connection ng tinatawag nating series then parallel. Ayan, series parallel connection. Si line 1, line 2, naka-series siya sa dalawang naka-parallel. Kaya line 1 magkasama, line 2 naman do. Line 2 magkasama, papunta na ngayon dun sa source natin, sa line 2. Ito naman yung line 1. So, ganyan pala yung series and parallel connection. Three bulbs in series parallel connection controlled by a single pole switch. So, single line diagram, circuit breaker, pupunta kay bulb A, bulb B, bulb C. Ang connection niya ay dapat series parallel connection. Si bulb A naka-series kay bulb B and C. Ito naman dalawa na to ay naka-parallel to. So, nag-series itong bombilya na to. Si S1 ang kokontrolin niya A and B. Ayan yung tinatawag nating series and parallel connection controlled by a single pole switch. Single line diagram, pupunta tayo ng circuit connection. Pag sinabi nating circuit connection, ito na yung connection ng ating bombilya na ibig sabihin ay line 1 pupunta kay hot wire switch at line 2 pupunta kay hot wire bulb. Since ito ay naka-series sa dalawang naka-parallel, so line 1 magkakonekta sila papunta kay line 2. Line 2 magkakonekta, ito na yung return natin papunta naman kay switch. Si switch ang kokontrolin niya A and B. Ito na yung ating wiring diagram, yung actual wiring diagram natin. So, meron tayong junction box. Then, of course, line 1. Pumasok na dito sa PVC natin. Pumunta ng junction box. At ayun tinatawag nating hot wire switch. Ito naman yung hot wire bulb natin. Si bulb A naka-series sa dalawang naka-parallel. Kaya ano kayang magiging problema natin? Kapag pinatay natin to, tinanggal natin to, hindi na rin iilaw tong dalawa. Paano ba natin titestingin to sa actual? Lagyan natin ng tester ang line 1 at line 2. So, pag pumalo yung tester natin, tanggalin si bulb A, dapat yung pointer babalik sa infinity sign. Kapag ka naman tinanggal natin tong isang bombilya na to, papalo ang tester muna natin. Pag tinanggal, babalik ng konti, babaksak ng konti. Ibig sabihin, nasusukat natin ang bulb A sa bulb B dahil pag nawala itong isang naka-parallel, automatic magsisiris silang dalawa. Kaya posible na kapag inon na natin yung ating circuit breaker, iilaw sila pero pupwedeng mahina, medyo malakas. Pwede rin namang malakas, mahina, walang ilaw. Lalong-lalo na kung iba-iba yung wattage ng bulb na ilalagay natin. So, para mapatunayan natin na tama yung ginawa natin, kung ito ay umilaw ng mahina at ito ay mahina, ito ang pinakamahina, dapat pag tinanggal natin to, isa sa kanila ang lalakas. Ikling lecture natin sa series parallel connection.
tatlong bumbilya ay papatayin at i-on ng ating single pole switch. Valve A, valve B, valve C, kontrolado ni single pole. So, si valve A nakasiris sa dalawang nakaparel na valve B at valve C. So, kung ready na kayo, i-actual na natin to. Nandito na naman tayo sa ating laboratory. So, ito na yung gagawin nating 3 valve in series and parallel connection controlled by a single pole switch. So, pero bago ang lahat, so, tignan muna natin yung ating service entrance, yung ating meter base, naka-connection na yung ground natin hanggang doon sa ating panel board natin. So, pumasok sa 60 amperes para sa main, convenience outlet 20 amperes, 15 amperes para sa lighting outlet, at para sa ACU, SPO, MPO ay 30 amperes. Pero dito lang muna tayo ngayon magko-concentrate sa tinatawag nating tatlong bombilya na naka-series and parallel. Pero sa totoong buhay ay walang ganung connection. Kaya lang gusto ko lang maintindihan nyo kung ano ang connection ng series, anong connection ng parallel, at pag pinagsama sila, ano kaya ang nangyayari. Pag nasusundan nyo to, medyo bumibilis ang ating pag-a-analyze sa larangan ng electrical connection. So, naka-connection na po yung ating series connection para itatap na lang natin tong isang naka-parallel. So, yung line 1, yung hot wire bulb, ay yung nandun sa loob. At yung return natin ay itong black. Pero since isi-series ko yan dito, kaya yung black napunta dun sa red. So, ito na yung kabilang red. At ito yung kabila naman na return. Ito yung black. Papunta dito, papunta sa switch. So, magdadagdag tayo ng isang ilaw. Kaya maglalagay tayo ng isa pang wire na black saka red. Nag-color coding tayo para mas madali yung masundan. So, yung red sa red, ito yung hot wire bulb. At yung ating return. Pero this time, etong black na to, na return, ay ipaparallel muna natin sa isang bulb dito para silang dalawa ay magparallel, ito ay nakasiris. So kaya ito ay pupunta din sa black at the same time return. So ito yung connection ng series parallel connection. Then ipaparallel naman natin yung red dito sa kabilang linya ng ating bulb. So, ang importante, pag nasundan nyo to, ibig sabihin ay nagkakaintindihan tayo sa salitang series connection, parallel connection, at series and parallel connection. So, lalagyan natin ng bulb, at katulad ng unang mga ginagawa natin, tinitesting muna natin lahat ang bulb bago natin isasalpak o i-coconnecta para meron tayong idea kung gagana o hindi yung ating sirkuito. So, lagyan ko ng tester. Meron akong resistance. So, ilalagay ko naman ito dito. Okay, so, yung pangalawa. Meron ding resistance. So, okay yung ating bulb. At yung isa naman. So, haluan natin ng medyo iba ang resistance. Ayan. Okay. So, ilalagay natin to dito. So, lalagyan natin ngayon ng tester. Siyempre dito sa breaker ng LO. So, para mas makita natin,
i-on ko yung switch. So, meron ng deflection yung tester ko. Pag binawasan ko to ng isang bumbilya, babaksak ng konti yung pointer natin. Ayun. Okay, so, tingnan nyo muna. Okay, so, babawasan ko ng isa. Ayun, bumaksak ng konti. Konting-konti lang. Ganun din dito sa kabila. Babawasan ko, babaksak. Ayan, ito. Medyo mas malaki yung ibinaksak niya na resistance. Kasi mag-aiba sila ng wattage. Pag mag-aiba ng wattage, mag-aiba ng resistance. Dahil naka-parallel to, kaya bumaksak ng konti. Pero once na tinanggal natin to, pupunta yung pointer natin sa infinity. Ayun. So, wala na tayong reading. So, dahil itong bumbilya na to, naka-series sa dalawang naka-parallel. So, sasaksak natin. Posible na po pwedeng mangyari sa ilaw natin. May ilaw tong mahina, medyo malakas, mahina. Pwede rin mangyari mahina, walang ilaw. Kaya akala natin pundi yung isa. Pag tinanggal ko yung walang ilaw, isa sa kanila dito ay pwedeng lumakas. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari. So, i-on natin yung ating saksakan. At i-on natin yung ating main breaker. At i-on natin ang LO. 15 ampere. So, on natin to. Ayan. Malakas to, mahina, saka mahina. Pero once na tinanggal ko to, ito ay lalakas. Posible naman nahihina to. Kasi silang dalawa ay nakaparel. Nagpareho kasi pareho sila ng wattage. Ulitin natin. Tatanggalin ko to, lalakas tong isa, pwedeng ihina to. Ayan. Ayan ang ibig sabihin. So tatanggalin ko naman to sa mamamatay itong dalawa. Ayan. So kaya pag tinignan natin yan, iba na magiging ilaw natin. Okay? So tanggalin ko, patay yung dalawa. Pagpapalitin ko tong bulb na to, dito sa kabila, umilaw dahil nakasiri sila pero mahina. Pag pinatay ko to, dapat patay itong kabila. Okay, so ito namang isa, ibabalik natin to. So kung mapapansin nyo, walang umilaw sa kanilang dalawa. Pero para patunayan natin na tama yung connection, dapat pag tinanggal natin tong isa na to, ayan, lumakas yung isa, humina ng konti. Dahil naka-disconnect na to, pag tinanggal ko to, dapat mamamatay ito. Kasi naka-parallel to, natanggal yung isang naka-parallel, kaya dapat silang dalawa ay magsisiris. Pag tinanggal ko to, automatic patay ito. Ibig sabihin, tama. Pag tinanggal ko to, dapat patay yun. Okay, tama pa rin. So, dahil magsisiris. Balik na rin natin. Ito naman ang tatanggalin ko. Niluwagan ko tong isa na to, umilaw ng mahina. Pag tinanggal ko to, dapat mamamatay ito. Pag tinanggal ko to, dapat mamamatay yun. Kasi nakasiris na silang dalawa. Pero once na ibinalik ko tong dalawa, mapapansin nyo, wala tayong ilaw. Akala tuloy natin ay mali yung ating nagawang connection. Balik natin. Hindi sila umiilaw kasi nawala yung nakasiris. Patayin na natin. Okay po. So, sana po ay meron po kayong karagdagang kaalaman about series and parallel connection ng ating mga load o ng ating mga bumbilya. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!